Hello guys, if you're new to our channel, please subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated sa aming mga videos. Hello po mga ka-SG! Ang vlog po natin today is about pagsasaing ng hiwas in a native style. Medyo sinauna po yung gagawin nating pagluluto. Simulan po natin sa pagbabalot ng hiwas. Ito po yung isda na medyo malapad, pero malinamnam po siya, lalo na po at sinain. Tinatalian po kasi baka po makakawala yung isda. Joke lang po. Itinatali po para po sa ganun kapag kumulo yung tubig, hindi po siya maghihiwa-hiwalay. Bali, ang pagbabalot po in a way na may division na dahon sa gitna para po hindi magdidikit-dikit once na maluto. Malaki po kasi ang ating hiwas kaya hindi naman po kayang umbusin ng isang pais or isang pack sa isang kainan. Pagkatapos pong ibalot, isa-isahin na po natin ilalagay siya sa palayok at isasalang. Na-mention ko po na in an old way po natin ang pagluluto. Bali, meron po kasi yung pinsang ko na ganito na parang kubo kung saan po may mga narito pong gamit, marami pong kahoy. Kaya one way po ng pagluluto at makakatipid na rin po tayo sa gasol na super mahal is yung ganito pong style ng pagluluto. Ganito po ang nakagisnan ko nung bata ako kung paano nagluluto or nagsasaing ng isda ang parents ko using palayok at pag nag-iipon po ng maraming kahoy. So, ito yung kahoy po. Pero ito po, since nag-construction po sa gilid na bahay, marami pong magagandang kahoy na natira during construction. Kaya po, mas maapoy po yung ating kalat. Haba pong nakasalang yung ating malaking palayok, iikot po tayo dun sa kubo. Matutuwa po kayo kasi very native po ito. Pinagtapal-tapal po ng mga natitirang materyales. Ito po, parang section na to is para dun sa kambing na alaga ng pinsan ko. Tapos sa palibot po nito, may mga halaman, herbal at saka po vegetables. Kaya naman po, nakakatuwa po talaga yung ating kubo. Hindi lang po sa pagluluto, marami din pong mga gamit sa pagluluto ang naiilagay natin dito. Ganon din po yung mga paikot-ikot sa palibot nito, yung mga native na manok. Pwede na pong pang tinola. Yeah.
Listahin na po ulit natin yung ating sinaing na hiwas. Ito nga po, at medyo marami ng kahoy yung nakain na ubos niya. Palagay ko po, luto na siya. Kaunti na lang din po yung patis. Pero kaya po, hinahayaan nating open para po medyo mas mabawasan na po yung patis. Ito na nga po, after 1.5 hour, luto na po yung ating hiwas. Masarap po yung patis nito. Pwede pong sausawa ng mga gulay, katulad ng nilagang okra o nilagang talong. Pwede rin naman po yung patis pansama sa mga nilulutong gulay, pampalasa po siya. At ang isa po pong importante, ito pong sinaing na hiwas, pang matagalan pong stock, hindi po siya mapapanis dahil na tuyong tamyas. Wow! Ito pong sinaing na isda, luto po ito ng pinsan ko, pambaon niya sa trabaho, kasi iwas high blood po. Ang ganito pong native style ng mga pagluluto ng isda, at ganoon na rin po, napaka-healthy. I hope na-enjoy niyo po yung aming video, at may natutunan po kayo. Thank you for watching. God bless everyone!